tawagin natin ito sa ating pan, kabunyog. Para sa pag-anipotation. Okay, okay. Okay, ito mo muna natin ang ating ulo. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga aral ng iyong itinuro sa pamamagitan ng aming ulo, ang Diyos Ama. Aming hinihiling sa araw na ito na sana magkaroon po pati ng kalakasan at katatagayan upang muli namin mapagyaman ang aming kaisipan. Ganun din po mabuksan po ang aming mga puso. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa mga biyaya ng karunungan. Ang lahat ng ito ay tinataas po namin sa ngalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Natili po tayo ngayon para sa ating kapansang awit. Isa na po ng Newsworthy Journal and Social Media. Magandang hapon po, ako si Tony Sandoval, ang dalawigang correspondent ng Pilipino Star ngayon. Ako po naman si Ben Palentinos ng 90.3 Magic FM, ano po sa pagkakundod po sa 6630 at sa 9829 po naman ay sa DCLT sa Usapang Lalaki Dagilang Taga-Alili. Afternoon, Michelle Saleta po ng Pastor Cronos at Philippine Story. Ay, nanapin na po pagkakap ng bayan ng Pilipinas. And then, informaran from the Journal Group of Publications and from Spirit Ember.
Juana Robles po from 98.31 FM. Joy Ruales po ng Radio City and Cool FM. RC po, RC ng Kiss FM. Informanan po sa lokal na TV at radio at mga lokal na pahayagan. Sa lalawigan ito. Kainit na hapon po, I'm Celine Tutor, program host ng programang Punto por Punto sa DZAT Live Radio. I am Bay Hilario, matawagin na kay si Pugi. Ng East FM at Radyo Aguila. Ang programa po namin ni Kaamador ay Tamis ang Hang. Meron pa po dun sa likod? Meron pa po sa likod? Okay. Ang inyong abang likod po, Ray Guillermo. Reynaldo Guillermo ang National Campaign Manager po ng Union Party. At dito sa ating harapan. Ako po si Angelita J. Tamoria, ang second nominee ng Bunyog Party. Ako po si Attorney Ricky Contorgo. Galing pa po akong Naga City. Nararating ko lang po. Ano po ako? Sa social media po, ako po'y vlogger din sa social media. Ako po si Enzo Recto sa social media. Ako po ang first nominee ng Bunyog Party List. Ako rin po ang founder ng party list na ito at kasalukuyang national chairperson. Maraming salamat sa ating lahat. At katulad po ng nabanggit ni Attorney Enzo Recto or Attorney Ricky Tumotolgo. Siya po ay galing sa Naga, bandang dulo ng Luzon. Ako naman po ay galing sa Ilocos North. Doon sa dulo rin, sa bandang Hilaga. Dahil po ang Bunyog ay isa na pong pambansang organisasyon, isa na pong pambansang partido, at isa na pong pambansang kilosan. Sa kasalukuyan ay lumalahok sa isang makasaysayang ehersisyo nating lahat na mamamayang Pilipino. Ito yung tinatawag nating favorite sports ng mga Pilipino, ang eleksyon, politika. So maraming salamat ulit. Hindi po tayo masyadong, hindi po masyadong marami ang aming ipapaabot sa inyo. Sa totoo po, ay ipapaalam lang po sa publiko ng Bunyog Political Party ang huling desisyon o pagpili ng mga i-endorsong kandidato sa pagka-senador. Una-una po, hindi na po kailangan ipagbigay alam dahil matagal na po na nanindigan sa simula't simula pa lang ang Bunyog Political Party ay sumuporta, kumilos, kumampanya at maninindigan para sa kandidatura ni VP Lenny bilang presidente at ni Senador Ico Pangilinan bilang vice-presidente. Subalit dumaan po sa proseso yung sa tungkol po sa mga kandidatong senador na i-endorso. Nagdumaan po ang Partidong Bunyog sa proseso ng pagkonsulta sa lahat ng mga chapter at naglunsad pa nga ng isang pambansang kongreso nitong nakaraan at nitong huli ay nagpulong ang pambansang konseho o National Council noong Marso 12 at doon po na ipinal ang pagpili ng 12 i-endorso ng partidong ito. Mamaya po ay open po ang ating talakayan. Bawat isa po sa inyo may karapatang panahon para
magtanong. Ah, magtatanong na po. Pwede na po ba? Ah, mamaya po, pwede po. Ah, ilalahad na lang po muna yung statement. Ah, punta na kagad tayo sa main agenda. Kasi po, ano eh, para po aktibo pa tayong lahat. Ibabasa po natin ang nabuong pahayag ng Bunyog Party. Nilagay po sa English para pandaigdigan po. Statement of support and endorsement presented at the Bunyog Press Conference. Sorry po, naiba yung venue. Tayo po ay nasa JM Chuki Japanese Restaurant ngayon, Lucena City, March 18, 2022. After serious consultations with their leaders and members in the study of the current national electoral contest and field of aspirants, the Bunyog Pagkakaisa Party hereby declares endorsement of the following senatorial candidacies: Pagilat Teddy, Colmenares Neri, De Lima Laila, Jokno Shell, Espiritu Luke, Gordon Richard, Gutok Samira, ayan po natin, Ontiveros Risa, Labog Elmer, Lacson Alex, Matula Sani, at Trillanes Antonio. Binubuo ng 12 kandidato para sa pagkasenador. Bali, ang pagkakaayos po ay alphabetical. We strongly contend that the above senatorial candidates possess not only the qualifications, but more importantly, the record, advocacies, and commitment consistent with the best interests of the Filipino people and nation. Their inclusion in the next Senate of the Republic of the Philippines will definitely be a solid support to the leadership of the incoming administration. Bunyog is a politically independent, registered national political party with presence in all regions nationwide and now participating in the May 2022 party list elections. It espouses as core principles through democracy, people empowerment, political pluralism, humanism, and internationalism. From the very outset, we have fully supported and actively campaigned for the presidential and vice presidential candidacies of Maria Leonora Leni Robredo and Francisco Kiko Pangilinan, respectively. Their tandem is the only option of national leadership for the nation. We now take this occasion to extend our hands to the above senatorial candidates as we call on our members and supporters nationwide and actually internationally in a common effort to achieve electoral victory for the Philippines. For the National Council, Bunyog Pagkakaisa Party, Attorney Ricky Tumotorgo, Chairman. This was officially approved by the National Council last March 12, 2022. Maraming salamat po at yun po ang pahayag ng Bunyog Pagkakaisa Party para sa endorsement sa mga senatorial candidates. Ngayon po, i-post lang natin sandali yung ipopost lang natin yung mga mukha pero kulang pala. So anyway, kilala nyo naman yata lahat. Pwede na po tayong tumuloy sa maiksing pagpapaliwanag ng mga kinatawan ng Partido Bunyog kung bakit po ang 12 kandidatong yan sa pagkasenador ang aming napusuhan upang i-endorso at tulungan sa kanilang kandidatura.
Una na pong maglalahad ang ating second nominee, si Ma'am Angelita Amoria. Magandang hapon po sa ating lahat. Bilang isang babae at bilang isang lingkod bayan at second nominee ng Bunyog Party List, we would like to express our support and give our votes syempre doon sa mga nagsusulong ng programang malapit sa atin at gusto nating masigit pang tutukan sakaling makaupo tayo sa Kongreso. Kabilang dito si Senator Risa Ontiveros. Si Senator Risa, mula noon hanggang ngayon ay matapang na nakikipaglaban para sa kapakanan at kalusugan ng mga kababaihan at kabataan. Hanga tayo sa dedikasyon ni Senator Risa sa pagsusulong ng komprehensibong programa pangkalusugan para sa ating lahat. Kakampi natin siya sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay at paglaban sa diskriminasyon. Mahinahon sa pakikipagdayalogo, ngunit matapang pagdating sa pagsusulong ng mga programang mangangalaga sa ating mga karapatan, lalong-lalo na ng mga underrepresented sa ating lipunan, gaya ng mga kababaihan at kabataan, mga magsasaka at mga kapatid nating LGBT. Para sa healthy buhay at hanap buhay, Senator Risa Ontiveros. Hindi mawawala sa ating listahan si Laila De Lima. Bukod sa dahil siya ay isang Bicolana at ang Bunyog ay nagmula sa Bicol, siya ay larawan ng katapangan, kahusayan at paninindigan. Habang siya ay chairperson ng Commission on Human Rights, pinaimbestigahan niya ang alleged double death squad. At sa pagsisimula pa lamang ng panunungkulan ni Presidente Duterte, matapang na pinaimbestigahan ni Senator ang EJK sa kasagsagan ng laban ng kasalukuyang administrasyon kontra illegal na droga. While she is unjustly detained, hindi napapagod si Senator Laila na ipaglaban hindi lamang ang kanyang kalayaan, kung hindi ang kalayaan ng bawat Pilipinong biktima ng injustice and oppression, ikulong man at busalan. Hindi mananahimik si Senator Laila sa tuwing mayroong pagtatangkang abusuhin ang ating demokrasya. Si Senator Laila ay isa sa mga tunay na mukha ng oposisyon. Siya lang rin naman ang principal author and sponsor ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Portis Law at ilan pang mga programa para sa mahihirap kasama ang Magna Carta of the Poor, ang ina ng Portis at Palaban para sa mga Pilipino, Senator Laila De Lima. Bilang isa ring tubong Mindanao, tumira po ako sa Tubod, Lanao del Norte at doon rin ako nagtapos ng high school. Ay saksi tayo sa kalagayan ng mga kapatid nating Moro. Kaya naman, sasamahan natin si Samira Gutok sa kaniyang laban. Si Samira ay isang civic leader, environmentalist, at isa ring women's rights advocate. Boses ng kapayapaan at boses ng Mindanao. Naniniwala tayo na walang higit na makauunawa at magre-represent sa ating mga kapatid na Moro kung hindi ang isang Moro rin. Tulad natin, nasa puso rin ni Samira ang pagtulong sa pamamagitan ng humanitarian programs sa mga displaced at mga nawala ng trabaho, lalo na nito kasagsagan ng pandemya. At syempre, kasama rin si Senator Richard Gordon. Higit tayong nakilala sa buong mundo sa pamamagitan
ng kanyang Wow Philippines. Slogan ng maka-point sa Tourism Secretary noong 2001. Nagawa niyang palakuin ang turismo sa kabila ng kasagsagan ng krisis noon dulot ng 9/11 attack at Ebola outbreak. His achievements as chairman of the Philippine Red Cross noong 2004 already speak for itself and to what more can he do kapag muli siyang naluklok bilang senador. Believe tayo sa kanyang brand of leadership at sa kanyang stance sa iba't ibang pressing issues na kinakaharap at kinaharap natin ngayon. Bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, saludo tayo kay Senator Vic sa kanyang tapang at commitment na maimbestigahan ang mga katiwalian sa gobyerno. Presence para sa Lindol. Lindol man o bagyo, kaya naman sigurado tayong hindi tayo pababayaan ni Senator Dick Gordon. So that is the reason why we support these senators sa kanilang mga nagawang paglilikot sa ating bayan. At sa iba pong mga senators, ipapaliwanag naman ang ating first nominee na si Attorney Ricky Tumotoro. Sino na ba yung napaliwanag? Si Senator Laila De Lima, Senator Rice, Risa Montiveros, Dick Gordon, and si Samira Guto. So may walo pa po. Sa pagpapaliwanag ko, bakit itong walo naman ang napili ng bunyog pagkakaisa? Una po muna, ang bunyog po, para lang po muna maipakilala ko rin, ang bunyog ay hindi po siya ordinaryong party list. Ang bunyog po ay isang political party. Ang madalas po kasing pagkaunawa natin ng party list, na ang party list may nirepresent na sektor. Hindi po ganun yun. Nung una, ganun ang pagkaintindi natin ng party list. Sabi natin, pag party list, anong sektor ba? Kaya nga kami pag nagkakampanya, attorney, ano po bang sektor ang nirepresent nyo? Sabi ko, hindi naman po kailangan may sektor na i-represent. At ganun po ba, ganun ang pagkaalam namin ng party list? Hindi po. Ang party list ay maaaring sektoral, kaya katulad po ng kabataan party list, saka yung Duterte Youth, o di, ano yun, youth. Mayroon tayong acts OFW, mayroon pang OFW family yate. So mayroon tayong Alliance of Concerned Teachers, teachers naman, yun yung sektoral. Pero mayroon din tayong advocacy groups, or advocacy party lists. Halimbawa po yung CIBAC, Citizens Battle Against Corruption ni Villanueva. Hindi naman sektoral yun. Ang advocacy noon is anti-corruption. Ganun din yung ACCIS, anti-crime. Di po ba? Tapos yung Buhay, pro-life. So, hindi kailangan laging sektoral. Pwede rin sa party list ang advocacy. Ang pangatlong klase ng party list ay political party. So, pag political party, hindi kailangan may specific sector kang rinirepresent. Hindi rin kinakailangan na may single issue ka na ina-advocate. In fact, pag sinabing political party, mayroon kang party philosophy, mayroon kang party ideology, mayroon kang party platform of government. At ang bunyog po ay isang political party. So, bagamat ang kapareho po namin ay ang bayan at saka magdalo sa kabayan yan na. Political party po ang bunyog. Kaya nga po, pwede rin kaming pagdating ng panahon mag-build ng senador. Tulad ng Akbayan, senadora nila si Risa Hontiveros. Hindi naman liberal party si Risa, Akbayan. Ganun din naman si Trillanes, Magdalo yan eh. Hindi naman yan liberal party. So, ang bunyog is a political party. Bakit bunyog? Kasi ang bunyog, ang ibig sabihin po, pagkakaisa. Nagsimula po ito sa Bicol noong 2019. Nakita niyo po sa sinirculate namin na flyers, leaflets, nandun yung history na buo ito sa pangunguna mismo ni Vice President Lenny Robredo. Siya mismo yung aming guest ng binuo ito.
At ako po ang main na nagbuo nito. Nung una, Bicol lang talaga ang plano namin, kaya nga Bunyog. Ang pangalan nga namin nun, Bunyog Bicol. Pero later, sabi namin, kailangan kung tutulungan natin si BP Laney sa pagtakbo niya sa 2022, dapat national tayo. So, mula sa mga Bicolano, nag-expand kami hanggang sa nakabuo na ng chapters sa buong Pilipinas. At mayroon na kaming chapter sa, actually, sa ngayon, lahat ng regions may chapters na ang Bunyog, pati international. Kaya nga kami nang niregister kami sa COMELEC as a national political party. Hindi kami regional political party na tulad ng Ako Bicol. Yung Ako Bicol, regional political party yan ng mga Bicolano. Ang Anwaray naman sa Region 7, Anwaray. Pero ang Bunyog, national political party po. So ngayon, dumako na ako doon sa ating walo na pinili pang mga senador. Ang Bunyog po, ang pinili pa namin walo, yan nga po, bukod sa nasabi na ni Kap Angie, kasama rin po sa mga susuportahan ng Bunyog, si Antonio Trillanes, Chel Jokno, Teddy Bagilat, Alex Lacson, Sani Matulan, Nery Colmenares, Luke Spirito, Elmer Labo. Yun yung walo na magkukumpleto. Para maunawaan natin, ang sampu ng in-endorse ng Bunyog, yan din yung sampung in-endorse ng isang bayan. So kung titingnan natin, sa line-up ni BP Laney, pito, yung unang pito ni BP Laney, yung talagang ano niya, organic, yung core talaga niya, yan na yan si Laila De Lima, Risa Junteveros, Trillanes, Chirjokno, Bagilat, Lacson, Matula. Yang pito na yan, yung kay BP Laney. Pero mayroong lima si BP Laney pa, di ba? Para makumpleto yung 12. Si Zubiri, si Villanueva, si Scudero, Binay, at saka itong si Gordon. Sa apat na, din, na nasa line-up ni BP Laney, hindi namin dinala yung apat. Ay, sa lima, hindi namin dinala yung apat. Bakit? Para ma-ano natin, bakit hindi namin inadap? Una, si Zubiri, hindi naman nakikitang tumatayo kay BP Laney. Tumatayo pa nga doon kay Marcos, di ba? Si ano naman, si Scudero, wala namang stand. Pagdating ni Marcos, sinalubong. Pagdating ni Isko, sinalubong. Pagdating ni BP Laney, sinalubong. Hindi naman namin pwedeng suportahan siya dahil ang Bicolano siya. So yung kaya hindi namin ano yun. Si Villanueva, ganun din. Hindi rin naman nandun kay BP Laney, pero nagpa-endorse din kay Duterte. Siguro, pagkadating, pag pumunta si Marcos sa Bulacan, baka tumindig din. So, si Binay, consistent kami kasi sa stand na ayaw namin ng political dynasty. Diba? Ang sama naman ng Senado ngayong darating na ito, itong susunod na Senado. Imagine nyo po ah, kapag nanalo si Mark Villar, mag-ina ang nasa Senado. Si Cha Villar at saka Mark Villar. Pag nanalo si Juju Binay, mag-ama ang nasa Senado. Si Nancy Binay at si Juju Binay. Ay ngayon, pumapasok pa sa survey si Jinggoy at saka si JB. Pang-11 saka pang-12, minsan 13 si JB. O, di ano yan, magkapatid. Tapos nakaupo si Pia, pag nanalo pa si Peter Cayetano, di magkapatid na naman, ano yan, family reunion. Diba? Kaya napaka-clear sa amin sa Bunyog, ayaw namin ng political dynasty. Kaya ito, kaya makikita niyo po yung line-up ng senador namin, hindi rin namin na in-adapt yung kay BP Laney. Kasi kailangan din namin, katulad ng isang bayan, hindi rin naman in-adapt yung buong line-up ni BP Laney. O ngayon, ipaliwanag ko na, para lang mayroon tayong background. Kung titingnan natin, ang gusto namin ng isang senado ay isang senadong pluralist. Kasi ang paninindigan ng Bunyog, pluralist eh. Ang ibig sabihin po ng pluralist, bukas sa iba-ibang ideya. Kailangan natin ng isang senado na nagre-reflect ng Philippine society na may iba-ibang pananaw. Mula sa left of center, center, right of center, hanggang right. Yan ang magandang senado. Di po ba? At yan, nakikita nyo sa in-endorse namin. Sa kaliwa, accepted naman nilang kaliwa sila. Progresibong kaliwa. Si Nery Colmenares at si Labo. Sila galing sa mga makabayan black.
leader man gagawa sila kung si Neri Culminares, kilala na natin. So, pasok agad sa amin yan. Isa pang galing sa left, pero hindi ito, tinatawag nila yung kanila left and center, si Risa Hontivero. Kasi at bayan, left and center yan. Si Sunny Matula, Federation of Free Workers, left and center din yan. So, makikita natin, may left, may left and center na tayo. No? Si Luke Spirito, Partido Lakas ng Masa yan. Actually, kasama yan kay Leonie D. Guzman, Walden Bello. Si Luke Spirito, left din yan. So, ibig sabihin, sa sinuportahan namin, may left of center. Pero may center din kami dyan. Malinaw naman sa atin si Gordon, si ano, itong si Laila, LP, hindi naman yan left or right. Mas nasa center niya. Ganun din si Alex Lacson, Kapatiran Party. Hindi naman yan left or left of center, hindi rin right. Ganun din si Chel. Di po ba? Mas center sila. Paka na naman ngayon, paka na naman, si Gordon, right and center. Tapos sa kanan naman, dating sundalo, si Trillanes. So yan, kung titingnan nyo, bakit sila ang napili namin? Kasi ang panindigan ng punyo, pluralist na Philippine society. Yung iba-iba ang pananaw, yan ang magandang magtagisan sa isang sinado. Di po ba? Ang sinado kasi, nakakalungkot na yung survey, mga lumalabas, Robin Padilla, hindi po ba? Adi makakasama niya si Lito Lapid kasi nandiyan pa si Lito Lapid. Tapos nandun pa si Bong Revilla o nandun pa si Dinkoy, suntukan na yata sa Senado. Ano? O di ba? So ang inoopen namin ngayon, isang alternatibong Senado. Isang alternatibong Senado. Ang problema kasi sa atin, hindi pa pluralist, hindi pa tolerant ang marami sa atin sa ganito. Pag sinabi mong leftist, komunista ka agad, hindi. Hindi, hindi ganun yun. Ano bang gusto natin? Mamundok sila? Di ba dapat pinewelcome natin sila na nandito sila? Di ba? O, ano man ang ideya nila, leftist man yan, i-welcome natin. Di ba? Hayaan na magtagisan ang mga galing na ideya. Mas mabuti na yung magtagisan ang mga galing na ideya. Leftist, centrist, rightist. Kaysa naman sa may pudi ko kapag nagsasalita, hindi naman talaga marunong. Di ba? Mahirap yun. Ha? Yun yung ano natin dito, mga kasama natin sa media. Ngayon ko rin lang namit ang mga leaders natin sa dito sa Calabarzon. Kaya pinapaliwanag ko rin ito. So actually yan yung basis namin ng pagpili. Nakikita nyo na kaagad. Reflection ito ng gusto ng Bunyog. Isang pluralist na Philippine society. Kaya ang gusto rin namin ng Senado, pluralist din. Pluralist. I-welcome natin ang iba'y binindiya. Alisin natin ang red flagging. Alisin natin yan. In the same way na sinusuportahan namin si Trillanes, si Gordon. Actually, okay naman sana sa amin sila Binay, sila Subiri, kung nanindigan din lang sana sila kay Bipileni. Hindi naman kami, dahil politiko sila, o tinatawag nating trapo, hindi kami open doon. Ay bahagi din sila dapat ng Philippine society. Okay, kaya lang, sa standard namin na dapat din manindigan para kay Bipileni, wala. Kaya sabi namin, si Gordon lang kinuha namin kasi si Gordon sumasama sa mga pag-iikot ni Bipileni, naninindigan talaga. So yan, yan po yung mga dahilan ng pagsuporta natin. Napakaganda na yung mga Cordillera, mamamayan ng Cordillera, may kinatawan sa pamamagitan ng Bagida. Maganda na ang mamamayang Moro may kinatawan sa pamamagitan ni Samira Luto. Yan, di ba ang galing ng ating komposisyon ng Senado sa ganito. Eh kaya nga tayo, mayroon tayong Cordillera Autonomous Region, mayroon tayong Autonomous Region ng Muslim Mindanao, o di maganda, may kinatawan sila. Si Gutok sa mamamayang Moro, si Bagilan sa mamamayang Cordillera. Yan po. Manggagawa, kailangan natin ng boses ng manggagawa. Dalawa yan, bali tatlo nga eh. Matula, Labog, Luke Spirito. Si Luke Spirito, nakita nyo, ngayon lang siya nakilala nung dinibate niya si Dadon at si Roque. O, di ba? Ang galing ng punto niya. Patapusin mo muna ako, huwag kang bastos. Kasi kinall out niya si Dadon sa pambabastos sa kanya, di ba? Nagsasalita pa siya, sinisingitan na siya. Ganon din si Roque.
Sabi niya kay Roque, with all due respect, ang totoo noon, dati ka naman human rights defender, ngayon, na nasa line-up ka na ni Marcos, aliluya ka na ng aliluya. Ang laki ng pinagbaka. So napakatapang. Ganyan ang mga kailangan natin sa Senado. Matutuwa tayo kapag ang Senado natin ay ito ang magiging composition. Kita nyo, nandyan si Colmenares, nandyan din si Trillanes. Siguro sa debate sa isyu ng MTFL CAC, magandang balitaktakan yan. Diba? Yan po ang pinipresent namin mga senador ng Unyo. So yan po. Okay, napakinggan po natin yung paliwanag. Ngayon, kanina pang nagtataas ng kamay. Buksan na natin po ang pagtatanong mula sa mga kaibigan sa media. Meron na natin dyan, may mic. Magandang hapon po. Napansin lang po namin yung bagong kinatawan sa Kongreso ng mga karaniwang Pilipino. Simula po nang pumasok sa sumali ang partners ko nyo sa eleksyon. Hindi lang ako pamilya sa mga partners. Napaupo na po ba ito? Ay, hindi pa. Hindi pa po. Okay. Unang sali po ito ng Bunyog. Kariregister lang namin as a national political party noong October 6. 2 days before ng deadline ng filing. Okay. Since hindi pa po napaupo ang Bunyog, ano po ang tsansa na imapapanalo nyo o ng Bunyog yung 17 senador na sinusuportahan ninyo at yung binabanggit nyo kanina? Una po, ang Bunyog ay nakalatag po tayo sa buong Pilipinas. Simula nang nabuo kami noong 2019, 3 years pa lang kami, napakabilis nang naging pag-expand ng Bunyog. So ngayon, 17 regions at saka mga chapters overseas. Ano po yan? Confirmed yan, verified yan, kasi hindi ka naman makakalusot sa COMELEC, bigyan ka ng registration as a national politic. Ang hirap po, sa totoo lang, ang hirap po magpa-register sa COMELEC bilang lalo na at national political party. Kasi minimimuhan ang national office yung regional director, pati yung regional director sa provincial lang ng COMELEC hanggang municipal. Bine-verify. Yan yung mahirap. At na-verify naman nila na existing kami. So, with our presence sa buong Pilipinas, malaking tulong na rin ang Bunyog. Hindi pa man kami kasing lakas ng iba pang mga party list na matagal na. Tulad ng Bayan Muna, ng Akbayan, ng Magdalo. Pero sa ngayon, unti-unti na rin naman nakikilala ang Bunyog. Sa inquiry nga, binasa ko kanina, naka-line up yung mga party list na sumusuporta kay Pipe Leni, nandun na rin ang Bunyog. At saka kami po, wala kaming legal obstacle. Hindi kami yung actually, yung 177 ngayon, 178 na party list, na mayroong marami dyan, nandyan lang, pero naka-motion for reconsideration. Ibig sabihin, hindi pa naman talaga approved yung kanilang application for registration. Kasi wala pa namang final na deny. So, nandyan pa. Ang Bunyog, hindi. Wala nang legal obstacle. Registered na kami as a political party. So, tuloy-tuloy na to. Ngayon, anong maitutulong namin? Sa katunayan, bukas at sa susunod na araw, pupuntahan namin ang mga chapters namin sa Bacolod at Iloilo. So nag-iikot kami, sinisiguro namin na ang mga chapters ay talagang mag-deliver din. Kami, binilang na rin namin, syempre pag sumali ka sa party list, kailangan alam mo na saan ka kukuha ng boto. Sa ngayon naman, ako, Bicol, ako tumututok eh. Kasi doon ang base ko. Si Cap Angie naman, ang second nominee, Calabarzo naman. Kasi from Binangunan, Rizal siya. Tapos, ang third nominee namin, taga-NCR din. Tapos, ang aming vice president, national vice president at national campaign manager, Northern Luzon. So actually, yung mula sa south hanggang north, dito ang base ng Bunyog.
Ito yung aming pagkukunan ng boto. Pero siyempre dahil national political party kami, may chapters din kami sa lahat ng regions, magdi-deliver din yon kahit paano. Pero yung talagang lakas namin, Bicol, kasi taga doon ako, taga Naga City ako, at walang party list ang Naga City. At si Bipileni ay taga Naga City. Yung distrito ni Bipileni, yung 3rd district, walang party list doon. Ang ako Bicol, 1.2 million yan boto. Malakas yan sa amin. Pero, no, hindi naman kasi alam ng mga tao na ang ako Bicol ay Maka Duterte. Ay noong 2019, sinuportahan ng ako Bicol, si Bongo, si Labato. Eh ngayon, hindi rin makapwesto kay, hindi rin tulong makasuporta kay Bipileni ang ako Bicol. So, nag-iisip na rin siyempre ang mga Bicolano, alam nga namang party list pa rin na hindi naman, alam nga namang bubutuhan mo yung party list na nagsasabing Bicol sila, pero hindi naman nila dala si Bipileni. Di ba? yun yung ano namin dyan. Pinapakilala namin ang Bunyog bilang party list talaga na nagdadala kay Bipileni, lalo pagdating sa Bicol. Ang pagkakaiba lang namin, totoo naman po yung tanong nyo, mahirap lang talaga sa amin, wala kaming finance na malaki. Kasi ang lahat ng, ang maraming party list ngayon, ano eh, nabastardized na talaga kasi ang party list system natin. Maraming party list, mga big business na, mga malalaking negosyante. O, halimbawa, ang LPGMA, di ba? O, kilala naman natin kung sinong nasa nito, Romero yan. Di ba? Malaking negosyante. O, di ba? Yung dumper party list, oh, yung nagkaso kay Inchong Di, oh, di ba, mga mayayaman yan eh. Kahit nga yung AXIS, si Eric Yap na head ng APRO, ang yaman niyan, o party list yan, AXIS. So napasok na, kahit sa amin sa Bicol, ang ako Bicol, kontrakto lang may-ari niyan eh. Di ba? Oh, kaya ang problema ng party list, napasok na ng mga kontraktor. Ang isa pa, yung mga politiko, political dynasties, ano? Yung mga political dynasties, hindi pa nakontento na sila na ang gobernador, sila pa ang congressman sa distrito, nagtayo pa ng party list. O, tingnan niyo si Revilla sa ano. Diba? Si Revilla, si Bong Revilla, senador. Yung asawa niyang si Lani, congresswoman, doon sa distrito na nagkukover ng Bacoor. Yung anak niya si Jolo, vice governor ng Remulla. Si Strike Revilla, mayor ng Bacoor. O, di ba? Ang tindi. O, ngayon ang ginawa nila, nagtayo ka ng party list, agimat. Ang tanong, ano kayong nire-represent nun? Anong advocacy nun? Anong setup? So, ang ibig kong sabihin, ang party list, totoo naman, ang kalaban na talaga namin dito, napakarami ng party list na hawak ng mga negosyante yung malalaki, hawak ng mga political dynasties. Sa amin, ang Villaverde, may sarili ng party list, eh, Bicol Saro, eh. Di Salceda, may probinsyano. Mabigat ang laban, pero kami, ano, ito yung totoong party list. Ano talaga to? Genuine party list. Okay, mga po, sir. Interrupt na pa rin ako. Bunyog party list, ang pagkakitong pakinggan, ano, sabi nyo kanina. Pinakatawan na final party. May kuna mo kayo sa tatlo, pinagkit yun. Pero pinagkit yun na rin, kapagkiting ko sana. Kasi sa mga pumupuan ng mga party list, iba't ibang sektor, may marginalized, pero pinakahuli, pinagkit yun na rin. Yung family business sector. Binubuo yan ang mga pamilya. Ang kita ko nang layo ninyo eh, Bunyog party list. Pero sa nakita ko ho, pagkakaisa. Di ba? Ang ganda pakinggan nun. Pero napansin natin, puro opposition. With due respect ho, eh, paano natin may papanalo? Ang atin ng mga partido sa mata ng doon ko lang sa unang binabanggit ng pagkakaisa, pagsak na kagad kayo. Di ba pagkakaisa? May tatlong sektor tayo sa mga gagawa. Mano man lamang doon sa isang sektor kumuha tayo. Halimbawa, sabihin natin sa administration, isa. Sa isa ibang kinatawan, sa partido ni Lacson, partido ni Misko Moreno. Parang masabi natin na talagang ito ang partido na may pagkakaisa. Hindi yung nakatutok lamang sa opposition na ipinamisenta niyo sa amin. With respect, magandang hapon. Ang ibig kong sabihin natin, ang pagkakaisa po, napakaganda pong termino. Sa katunayan, mula elementary tayo, high school, pag may speech tayo, para safe ka, United Nations Day, Linggo ng Wika, ang speech mo para nagugustuhan lagi ng mga teacher mo, may pagkakaisa. Diba? Kaya lang, ang pagkakaisa po ay isang hollow na termino. Pagkakaisa para saan? Kung nagkakaisa kayo para pagkaisahin mo yung mga magnanakaw, yung mga mandarambong, hindi magandang pagkakaisa yun. Ang bunyog nagsusulong ng pagkakaisa,
Pero siyempre, bilang political party, ang ipapaloob namin sa partido namin, yung kaisa namin sa paniniwala. Wala nga namang ipapaloob namin sa aming partido yung hindi namin kaisa. Kaya nga may, ang partido ay may party philosophy, may party ideology, may party platform. Oh, doon dapat magkaisa. Yun yung ibig sabihin. Ngayon, kung yung aming pinagkakaisahan ngayon na plataforma ay magustuhan ng tao, iboboto nila kami. Siyempre, hindi mo naman mapiplis lahat eh. Hindi mo naman pwedeng mapiplis lahat. Ang punto dito, ang tinusulong ng bunyog, pagkakaisa sa mga prinsipyong sinusulong ng bunyog. Ganun din ang Makabayan Black eh. Hindi, marami naman hindi sangayon sa Makabayan Black. Pero bakit sila nanalo? Kasi marami rin naniniwala sa kanilang advok, sa kanilang pinaglalaban. Ganyan talaga. Ngayon, ito, iba-ibang ideolohiya, iba-ibang paninindigan, pero nagkakaisa. At least itong lahat ng ito, nagkakaisang isaayos ang bansa. Hindi para sirain ang bansa, itong pagkakaisang ito. So, yan po. Yan ang sagot natin. Hinihiling ko lang magpaalam muna at sabihin ng ano, bago piliin natin kung sino susunod, ano, para maganda yung ano. Sige po, kayo na po, ipakilala at saka ang pangalan at saka sabihin ko ngayon ba. Okay, ako po si Ben Valentinos po ng 90.3 Magic FM sa 6 to 6:30 at 9 to 8 to 9 ay sa DCL po, ano. So, ako po ay nagagala sapagkat meron pala kayo, ito ay political party. Alam po naman natin ang ibig sabihin ng party is commonly, ang ibig sabihin ay i-represent, ano po, ang grupo, ang sektor. Ay ito po atin ay party list, yung pala meron pa ng mga party list, ano po. Kaya ang aking tatanong sana, ano talaga yung sinusulong ninyo bukod sa pagkakaisa? Ha? Pagkakaisa na ikaw ay magiging turning point o ating ikaw ay punto. Para alamang ninyo eh, kasi as political party, sabi nga ni ating first nominee, ay nationwide kayo eh, hindi katulad ng mga sektoral, na sektor lang nila konti. Eh hindi po kaya magbabago ang ikangay standard itong basihan. Kasi sa ngayon, 2% lang ang party list, naman po, kung di ako nagkakamali, tama po ba, ng voting population. Ay, since kayo po ay nationwide, ako po'y nag-aalala, bagamata, ang dami ng representative ng bayan muna dahil nga sila'y political party. Eh kaya siguro kayo, kaya kayo naging political party o sinusulong niyo political party ng bunyo sapagkat malaki ang posibilidad. Kaya pala dami niyo yung nominee, ano, dami niyo yung nominee sapagkat kayo nationwide. Ano po ang kasiguruhan natin, ano? Na yung po inyo'y sinusulong. Ano yung talaga particular na sinusulong niyo sapagkat yung pagkakaisa ay napaka-broad na term. Ano po? Malaking salita yan. At baka mai-eliminate ng konti para tayo po ay makaaya ng mga botante para po sa ating party list na bunyo. Ano yung pinaka-isinusulong ng advocacy? Kasi political party pala ito eh. Hindi katulad ng sektor na lang. Ano ba, katulad ng isang sektor. Meron silang particular na i-represent yung sektor na yun. Pero as political party, ang laki niya pagkakaisa. Malaking ano, eh kasi nagtatanong sa akin itong manager ko eh. Okay. Ano? So sige po, ipaliwanag ko na po, ano ba ang isinusulong ng bunyog sa political party? Una muna kasi, kailangan muna, ang isang political party, dapat mayroon muna siyang pagtingin sa Pilipinas. Ano bang problema ng Pilipinas? Ang kasi mula doon sa problema, saka ka maglalatag ng iyong solusyon o plataforma. So, ang political party po, may platforma di gobyerno. Yan po ang malinaw sa isang political party. May platform of government. So, pero yung platform of government mo, nakabase yan sa kung anong tingin mo sa problema ng Pilipinas. So, ano bang tingin namin sa problema ng Pilipinas? Sa amin po, sa aming constitution and bylaws, sa aming mga party documents, tatlo ang pangunahing problema ng Pilipinas. Ang una po, alam na natin lahat yan, ang politikang trapo, kung saan umiiral ang political dynasty at corruption. Yan ang pinakaunang problema. Di po ba? O, pinaliwanag ko na kanina, yung nakikita natin kung anong mangyayari sa Senado, kung manalo itong mga sinasabi ko, mga political dynasties. Ang tindi. Ha? O, alimba, ano na lang, tingnan nyo na lang yung ano, Taguig Pateros.
Yung dalawang distrito lang yan ha, District 1 and 2. Ang District 1 na congressman si Peter Cayetano. Ang District 2 si Lani Cayetano. Mag-asawa, pero magkaiba ang tirahan nila ha. Kasi magkaibang distrito ang nire-represent. Yung kapatid nila, si Lino Cayetano, mayor. Yung kapatid nila, si Pia Cayetano, senadora. Isang halimbawa lang yan, pero totoo yan sa buong Pilipinas, ang political dynasty. Ang pagpapatakbo ng gobyerno sa Pilipinas ay parang negosyo. Pagpapayaman sa pwesto. Yan ang unang dahilan. Sa totoo lang, o tayo po dito, dadaanan tayo ng relis, ng tren mula po sa Manila hanggang Bicol. Nung tinanong ko noon ang mga PNR na mga officials, nag-forum sa Bicol, sa Naga, para lang ba maibalik yung relis, kahit luma pa yung mga tren, magkano pong kailangan na budget? Sabi daw, 10 billion. Kapag mga bago na ang tren, 42 billion. So, 10 billion mababalik na kahit luma pa yung mga tren. At importante, maging operational. Sabi ko, bakit hindi maibalik? Wala daw pera. Wala nga bang pera? Ay, samantala yung pidapskam ni Napolis, ninakaw ng tatlong senador, si Jinggoy, si Enrile, 10 billion yun eh. Di ba? So, sinong nagsabi wala tayong pera? Di po ba? Yung sa Farmali, 12 billion. Yung sa PhilHealth, 15 billion. So, napakalinaw po. Sa katunayan, hindi nga tayo kailangan mangutang eh. Kasi napakarami nating pera. Di po ba? Kaya lang saan napupunta? Corruption. At ang pinakamatinding, ano na yan ang corruption? Political dynasty. Ayaw nang bitiwan ang mga pwesto. Gusto nila sila na, senador, gobernador, congressman, pati party list, gusto na nilang kontrolin eh. Diba? O, so yan po ang unang problema. Pangalawang problema ng Pilipinas, ano po? Yung dayuhan. Kita nyo naman ngayon ang China. Hindi ko napapalawigin. Yan ang pangalawang problema natin. Pangatlong problema natin, wala tayong mga industriya sa Pilipinas. Walang industries. Nakikita nyo, gumaganda ang Pilipinas, pero anong nakikita nyo? Mga malls. Mga malls, real estate. Pero, anong trabaho ang makukuha ng mga Pilipino sa mga malls? Eh di, ano ka, merchandiser, bagger, sales lady, maghapon kang nakatayo, pero ang sweldo mo magkano lang? Hindi tayo uunlad sa ganyan. Kahit pa gumaganda ang mga building ng Bonifacio Global City, kahit pa maraming malls na tinatayo sa amin lang sa Naga, may Robinsons, may Vista Mall, may SM, pero hindi yan magdadala ng kabuhayan. Ang kailangan natin, di ba ang problema ng Pilipinas, traffic? O di ibig sabihin ng daming sasakyan. Pero may nakita ba kayong sasakyan na gawa ng Pilipinas? Wala. Kung hindi yan gawa ng Japan, Mitsubishi, Nissan, di ba? Isuzu, Honda, Toyota, US, Ford, Chevrolet, o kaya gawa ng ano, saraw, ng German. Saraw gawang Pilipino? Hindi po. Ang saraw, body built by saraw. Ibig sabihin, inasimple ng saraw yung body. Pero yung makinang nakasalpak dyan, imported yan. Willys Jeep yan eh. Di ba? So ibig sabihin, pinagmamalaki natin yung saraw, body built by saraw, inasimple. Ngayon, tapos binayo ng malaki niya. Okay na rin yun, natuwa na rin tayo, pero hindi ko ang Pilipinas. Inasimple niya. Kahit naman yung lat, kahit yung angle bar na ginamit doon, imported. Kahit yung lata na ginamit sa pag-assemble, imported. Kahit yung hand tractor natin, ang makinang nakasalpak dyan, Kubota, Bridge Straton, imported yan. Kahit ang calculator na ginagamit dito ngayon, imported yan. Wala tayong gawang Pilipino. Kung may pagawaan tayo ng barko tulad ng Hyundai sa Korea, ilan ang empleyado, ilan ang Pilipino mai-employ sa isa lang na barko? Like 50,000. Archipelagic tayo. Shipbuilding, isa yung napakagandang industriya. Diba? Ang kailangan natin, industrialization. Ang problema, wala tayong industrialization. Kung may industrialization, hindi na pupunta sa ibang bansa ang mga Pilipino. Dito na sila maghahanap buhay. Diba? Pangalawang kailangan natin, yung pagpapaunlad ng kanayunan. Tinanong niyo po kasi ako, ano bang advocacy? So sabi ko, balik tayo, ano bang problema? Diba? O ngayon, kailangan natin tapusin ang political dynasty. Kaya ako nga ang pangako ko, pag-upo na pag-upo, kung mananalo ako, ha? Kami, kung kaming dalawa, kaming tatlo, kaagad, first day, paunahan, ipapayag na agad namin, anti-political dynasty bill. Saka yung full disclosure bill. Diba? Yung lahat ng transaction sa gobyerno dapat bukas.
Anyway, sinabi naman ni Pipilene, eh, priority niya rin yan eh. Tapusin na natin ang political dynasty. Kaya po, maaaring ini-expect niyo sa party list ay isusulong ang adhikain ng sektor. Kami po hindi. Adhikain ng buong sambayan ng Pilipino. Baguhin na natin ang Pilipinas. Yan po. Kaya nakikisa kami dyan kay Pipilene. At ito yung kailangan naming mga katulong sa Senado. At sana yung mga party list na tulad din ng Bunyog, tulad ng Akbayan, Magdalo, ano po, marami pa kaming mga party list dyan na pareho ng mga pinaglalaban. Sana po, suportahan natin. Para po dumami ang boses ng mga nagsusulong ng pagbabago sa Kongreso. Sir Enzo Recto, maganda lang sinabi mo eh. Maganda. Kaya lang, doon sa sinabi mo mga problema ng bansa, totoo yun. Totoo. Pero ang bansa natin, ang Kongreso, nakapagpasa na ng batas laban sa anti-dynasty. No, anti-dynasty law. Pero, wala siyang implementing guidelines. Kapag kagagawa ng implementing guidelines, walang quorum. Bakit? Kasi mga kongresista, ayaw mawala yun. Ang mga senador, ayaw din mawala yun. Ang dami mong pinatid kanina, mga ano, sa Quezon lang eh. May dynasty dito. Gobernador, congressman, tatlong congressman, vocal, ang dami, anin sila. Dito sa lalawigan ng Quezon. Kaya naghihirap ang Quezon eh, totoo yun. Pero paano mo na iisip, solusyonan yun? Yung industrialization, walang pumapasok dito ng industriya ang mahal ng labor. Contribute. Ha? Welga. Gusto mataas na sweldo. Ang dahilan pa kung bakit walang industrial dito, ang mahal na kuryente. Pero pagka pinapasukan ng mga paraan para magmura ang kuryente, tuto lang marami sa mga kasama mo. O lalo si Triane. Eh si Triane, si Papa, ang dami gusto ko sa mga kasama niya eh. Gusto ko. Pero si Triane, ayoko niya. Ang magulang niya, supplier sa military. Puro cash eh. Puro Charlie. Walang delivery, puro cash lang. Kaya nadama yung magulang niya, PNA, General Garcia. Ha? Puro anomalya. O. Oh. Buti pa si Chai Joke, no? Maganda yan. Galingan. Risa. Basta. Oo. Oh. Ano ang naiisip nyo solusyon tungkol doon? Kasi, sa product, sa generation ng power, 55 ayon sa TOST, no? 55 full load of shipload of coal, no? Is equivalent to 1 L shipload of, ano? Ship, ano, and load of pellet, nuclear pellet. Para magmatipid ang kuryente natin, may hikayat natin sa ano, ang industriya, gumawa dito ng mga factory. Eh, pero umayaw sila, mga kasama mo, paano gagawin natin dyan? Ako po, nagtuturo ako ng labor law subject sa Ateneo College of Law. Sa labor law, katotoo lang po, pag pinag-usapan na namin ang minimum wage, tinatanong ko sila, magkano ang minimum wage dito sa atin sa Bicol? Yung regional wage, ha? Kasi iba yung wage sa bawat region, eh. Sa Manila, alimbawa, 550 yata. Ay sa amin sa Bicol, 330. Tanungin ko po kayo, ang 330 ba na minimum wage ay napakataas? Sige po, tanungin niya po natin ang mga sarili. 330 pesos isang araw. Mataas mo ba yun? Tayo laging sinisisi natin ang mga manggagawa. Napakataas kasi ng sahod nyo. Reklamo kayo ng reklamo. Sa totoo lang po, supra ng yaman nila Villar, supra ng yaman nila Henry C. Kita nyo, fortune top 50 ano, families. Ilan yun? Ilan kanila? Pag pinagmamalaki yung pag-ayaman nila, pwede ba naman? Pumas-pumasan nyo naman yung yaman nyo. Diba? Totoo naman, maswerte kayo, pinaghirapan nyo yan. Pero pwede ba? Pwede bang gawin nyo, halimbawa sa Bicol, 500 naman? Masama ba yun? Mabigat ba yun? Babawasan mo lang naman ng kunti yung tubo mo eh, diba? Ganun yun. Sa totoo po, hindi mataas ang sahod ng mga manggagawa. Totoo naman yun. 330 po sa amin sa Bicol. At ito yan, 330
Bakit? Ang presyo ba ng sardina sa Bicol, iba sa presyo ng sardina sa Manila? Di po ba? Ha? Ang gawang noodles ng Universal Rubina, pag nag-set sila ng SRP, Suggested Retail Price, pare-pareho po yan sa buong Pilipinas. Ang mantika, ang noodles na binibili ng mga manggagawa, magsa Bicol at magsa Manila, pareho. Pero bakit 550 sa Manila? So kailangan natin din. Ang totoo na, sa ibang bansa ko, Vietnam, bakit ang Vietnam mas gusto noong ng mga negosyante, foreign investors, noon magnegosyo? Di po ba? Komunistang bansa yan. Pero bakit mas gusto nila doon? Unang-una kasi, hindi naman sila purong komunista na ngayon. Nagninegosyo na sila eh. Open na sila sa negosyo. Bagamat Communist Party pa rin. Pero ano ang gusto nila sa Vietnam? Ang una, ang gobyerno doon, disiplinado, hindi korap, nationalistic. Di po ba? Nationalistic. Wala ka doon makikitang korupsyon na tulad ng Pilipinas. Pangalawa, long-term vision. Sa kanila, pag sinabi nilang ang development plan ng Vietnam 30 years, 30 years, pagpalit-mat ng leader, yung direksyon ng development, tuloy-tuloy sa atin. Pag nagpapalit ng administrasyon, palit na rin naman ng, di ba? Palit na naman ng, ano, tulad sa amin sa Bicol. Nung panahon ni Dato Arroyo, panahon ni GMA, may pinagawang dam, hindi natapos. 1.8 billion. Pagpalit ni Pinoy, tinigil, sayang ng 1.8 billion. Dahil lang ba project na ano yan ng nakaraang ng ibang politiko, di ba? Yun. Sa ibang bansa hindi ganoon. Ang vision nila ng development mga 20 years development plan. Pagpalit man ng administrasyon, itutuloy yan. Kaya may consistency. Kahit yung mga buwis na binabayaran ng foreign investors, nakapeg yan. Sa atin hindi. Pag nagpalit ng administrasyon, kinakabahan naman yung mga foreign investors. Ano naman kayang patakaran ng administrasyon na ito? Di po ba? Yun yung problema sa atin eh. Pangatlo, sa kanila, maraming hospital pinuprovide ng gobyerno. Transportation, pinuprovide ng gobyerno. Education, pinuprovide ng gobyerno. Kasi socialist ang ikaano nila. Government, provided ng gobyerno. Kaya kahit mababa ang sweldo sa Vietnam, okay lang sa Manglawa. Kasi ganun din naman, taasan ka ng sweldo, ano, yun namang pagpapaaral ng anak, yung pabahay. Sa kanila, provided ng state, yung mga pabahay, yung transportation, yung education. Sa atin kasi, ang problema dito, mababa na ang sweldo, hindi, wala pang servisyo, kulang-kulang ang services ng government. Sa, ano, kaya lahat gastos ng tao, yun yung problema. Dapat sana tulungan din ang gobyerno. Kahit mababa yung sahod, kung provided naman ng gobyerno yung social services, papayag na ang manggagawa dyan. Di ba? Palagi ko, malabo yun. Maganda yung sinabi mo, attorney. No, sa lawyer's point of view. Pero pag tinignan natin sa economist point of view, hindi natin po pwedeng ipantay kasi ang economic condition sa probinsya, iba. Hindi katulad sa Maynila. Kaya nga sinasabi ko, kung mai-disperse yung mga industries na yan sa buong bansa, magkakapare-pareho. Pero, kung mamura ang kuryente, no, maiinggan niya sila pumasok. Katulad ng araw, ang Nestle Philippines sa Alabang. Ang gusto ni Marcos, alisin niya sa Maynila, i-disperse sa Cagayan. Pagdating sa Cagayan, puro lagayan na inihingi ng ano, o lumayas, pumunta ng Malaysia. Nawalan tayo. Ang ibig sabihin, paano natin magagawang kundusi sa mga negosyante ang Pilipinas kahit sila ang sila pupuesto? Para na sa ganun, maibigay natin ang karampatang sweldo. Yun lang. Okay. Ang Pilipinas napaka-conducive sa investments. Bakit? Unang-una, ang mga bansang malalamig, hirap sila. Pag malamig, hindi makapagtanim. Doon naman sa mga bansang mainit, hirap din sila. Kasi disyerto. Di ba? Ang Pilipinas, kahit yung buto ng sangkol na ano dyan, tutubo yan. Mayaman ang lupa natin. Di ba? So, ibig sabihin, mataba ang lupa natin, ang klima natin, tropical, tamang-tama lang. Di ba? Mayaman tayo sa lupa, mayaman ang klima natin, ang ganda. Ano? Pangalawa, mayaman tayo sa mineral. Kung gagawa tayo ng mga kotse, gagawa tayo ng mga barko, kailangan natin ng mga bakal. Mayroon tayong source ng bakal kasi yung chromite, yung iron, manganese, sa atin nagdagaling yan eh. Yung ginagamit ng China, yung ginagamit ng South Korea, na mga
ng mga bakal para gawin ang kanilang yung Hyundai, yung Samsung. Saan galing ang mga bakal niyan? Yung Oppo, yung Huawei ng China, yung mga bakal niyan galing sa minahan sa Mindanao eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, ang Pilipinas may natural resources tayo. Mayroon tayo human resources. Sino ba ang nagtatrabaho sa paggawa ng barko sa Korea? Pilipino. Mag-engineers, mag-builders, Pilipino. Sino ba ang mga nagtatrabaho sa mga drilling, ano, drilling na mga, yung exploration ng oil sa Middle East? Pilipino. So, ibig sabihin, natural resource, human resource, mayroon tayo. Ang tanong, mayroon ba tayong kapital? Mayroon. Nikita nyo nga yung nawawala sa corruption. Di ba? Kung yung 15 billion na hinakaw sa PhilHEM, kung yung 10 billion sa PDAPSCAM ginamit sa pagdevelop ng steel industry para magkaroon tayo ng mga pagawaan ng mga makina, oh, ang dami nating project sa mga pagawa ng kalsada, ang dami nating heavy equipments, o kung gawa yung heavy equipments ng Pilipinas, yung mga Caterpillar, Komatsu, di ba? Sa totoo lang, kaya natin. Ang kailangan lang natin, gobyernong may magandang direksyon. At ako, nakikita ko yan kay Bipilene. Nakikita ko sa kanya yan. At kung sasamahan niya ng mga mambabatas na nakakaunawa ng ganito, magsusulong ng pagbabago, may hope ang Pilipinas. Yan po ang paniniwala. Totoo mahirap. Kasi dominado ngayon ng mga political dynasties ang politika. Pero saan ba nagsisimula ang malayong lakad? Nagsisimula sa single step. Di ba? Di ba? So yan po ang gawin natin. Simula na natin. Okay. Maraming salamat. Dito naman tayo sa second Dominic. Dito sa... Asawa ko ba kayo ni... Red? Tanong ko lang, bakit tinawag kayong kapitan? Ako po ay kasalukuyang, sorry po, ako'y na-pause na. Ako po ay kasalukuyang kapitan ng Barangay Tagpos, Rino na Rizal. So may karanasan pala kayo sa politika? Yes po. Dito, Madam Tamoya, anim na mga magagandang programa dito sa iyong platform. Yes po. Dito, alam kong mahalaga lahat ang mga sinasabi niyo rito. Tulad dito yung seguridad sa pagmamay-ari ng lupa. Kadalasan, ito yung nagiging problema sa mga, kung tawagin ng araw, mga squatter na informal children. Okay. Dito, alam kong may karanasan kayo sa mga naninirahan dahil bilang regional director, ang ating kaibigan na napakatagal na, 90s, na, 90s pa yata kaibigan na namin ni Paring Gini, pormara ng People's Journal, si Reda Tamoya. Dito po sa unang sinasabi niyo, siguridad sa pagmamay-ari ng lupa, ito ba'y priority niyo kung sakali kayo ay nahalal bilang second nominee sa pamamagitan ng Bunyog? Kasi ang Bunyog, pag sinabi sa amin sa Bisaya, ang Bunyog, magsama-sama at sumama ka. Hindi po ba, Tami? Actually po, hindi pa man ako nominee. Hindi pa man po ako kapitana. Ako po'y unang naglingkod bilang kagawad. Dalawang termino po ako naging kagawad at ngayon ay kapitan ng aming barangay. Hindi pa po ako sa politika at wala pa ako sa politika. Ang pamahay po ay nasa puso ko na dahil kami po ay lumaking walang sariling lupa at walang sariling bahay. So napakahalaga sa amin na magkaroon ang bawat pamilya ng sariling bahay. Meron na po tayong natulungan na dalawang homeowners na magkaroon ng sariling lupa sa pamamagitan ng Social Housing Finance Corporation. Tinulungan po natin ang dalawang grupo ng homeowners na mapasa kanila yung lupa kanilang kinatitirikan sa pamamagitan po ng programang CMP. So, kung tayo ay mapapalad na maluklok ano, at maupo, isa yan sa gusto ko at pangunahin ko talagang unang tututukan. Dahil sa pagbaba ko po sa komunidad, sa dami ng inikot ko, yan ang una din na nila na problema at dinadaan. Tulungan sila na magkaroon ng sarili nilang lupa at ng bahay. Dito, nasa ilang percent po ba, Madam, yung dapat nyo ipanalo sa dito sa, alam ko ang Region 4A at 5,
ay ito ay oposisyon. Alam ko, oposisyon dito ang Region 4A. Kaya yung sinasabi ni attorney kanina, na posible ang Bunyog ay makasama. Pero kahit napakarami ang kumakandidato ng party list, di po ba ang TGP ay Bicol din, attorney? Actually, ang Bicol, ang daming party list eh. Ang TGP is Tacandoanes. Ang actually, nakaupo sila sa itong 2019 eh. Vice Governor dati yata ng Tacandoanes, si Tevez eh. Ganun din, ito po yan, sa Bicol, nandun ang BHW, ako Bicol, Agri, Bicol lahat po yan eh. Bicol Saro. Pero yun nga po, napakalaki naman ang butante ng mula Bicol hanggang Northern Luzon. At ito yung base ng Bunyog. First nominee, nandun po sa Luzon, ay sa Region 5. Dito sa Region 4A, ang ating second nominee. Ang third nominee natin, taga NCR. Tapos ang mga opsi, ang national campaign manager natin, Northern Luzon. So actually, dito tayo kukuha ng malaking boto. Pero kukuha pa tayo sa ibang regions kasi nga, national political party kami. Ang kailangan ng boto actually is 2% of the votes cast sa party list. So halimbawa po ngayon, 68 million ang butante. Hindi naman yan lahat boboto sa party list. I-assume natin na ang bumoto lang sa party list ay 40 million. At ang problema po sa party list, isa lang ang pwedeng butuhan. Yan lang po, hindi tulad ko sa senador. 12, dito isa lang. Kaya kapag ang bubutuhan mo, halimbawa itong party list na to, yan na lang. So, 40, kung 40 million ang bumoto sa party list, dapat makakuha ng 2% niyan. 2% of the votes cast sa party list. 2% of 40 million is 800,000. Para sa first nominee. So, second nominee, 1.6. million. Ngayon, ang tanong po, bakit nung nakaraang mga elections, ang Magdalo halimbawa 200,000 plus lang pero nakaupo ng isang seat? Kasi po, hindi po, ganito po kasi, ang requirement, 2% of the votes cast sa party list. Okay po? Ngayon, ilang seats ba ang naka-alat sa party list? 20% of the seats in Congress allotted sa party list. Sa ngayon, 63 yan. 63 seats po ang naka-alat sa party list. Ngayon, paano kung sa unang round ng bilang, ang nakakuha lang ng 2% ay 10 party list lang? Tulad ngayon, ang ACIS, namumuna yan, di ba? Yung 10 party list lang ang nakakuha ng 2%. Tapos, pag tinutal mo yung seats na makukuha nila, 23, di ibig sabihin, mayroong pang 40 na bakante. I-adjust na ngayon ang rule. Yung kahit hindi ka naka 2%, kahit naka 1.5 ka lang, o kaya 1%, pwede na. Basta makumpleto na yung 63 seats. Kaya, wala naman, kahit hindi makakuha ng 2%, may chance pa rin yan sa second round. Kasi mahirap din naman yung 2%. Mahirap kasi nga iisa lang yung boto sa party list. At hindi lahat ng tao naunawaan ng party list. Ang iba, binalampasan na lang yan eh. So, ganun po, may hope. Pero kami ang tinatarget siyempre namin, tatlong seats. Para makuha ang tatlong seats, yung first seat, kukunin ko sa Bicol. Yung second seat, yung boto sa second seat, kukunin sa Calabarzon. Yung third seat, kukunin sa NCR, ng third nominee. Ngayon, yung tatrabahohin ng aming national campaign manager from Central Luzon, Northern Luzon, and other parts ng Pilipinas, bonus yun. Pati yung mga nanonood sa akin sa vlog ko na mga followers, subscribers ko sa Enzo, sa Facebook at YouTube, magdadagdag pa rin ang boto yun. So, ganun. Ang election kasi, numbers game yan. Kaya dapat alam natin kung saan kukuha. Ang problema lang talaga natin, marami na rin party list niya. So, kailangan double time talaga. At masipag naman ang aking second nominee. Talagang nakikita ko, iniikot, nag-house to house, ha? Nag-house to house sa iba't ibang probinsya dito sa Calabarzon. Ganon din ang ginagawa namin sa Bicol. Ano kasi kami, kailangan namin gawin to kasi hindi katulad ng ibang party list, mayroon na silang baluarte. Ang totoo na po, halimbawa, 300,000 votes, may isa ka ng seat, o 400,000. Yung agimat, yan yung pinagmamalaki nila. Dahil political dynasty sila sa Cavite,
rebilya. Kukunin nila doon. Pag tinignan mo yung boto nilang 300,000, hindi naman kinuha sa buong Pilipinas. Doon lang galing sa... Yan ang... Ay, kami, wala kaming makiklaim na gano'n eh. Hindi naman kami mga political... Ano eh. Kaya kami, tayo talaga kumbinsihan sa tao. Pero ito yung totoong laban ng party list. Nakakalungkot nga lang na matitindi na yung kalaban namin. O tulad si Pacquiao. Diba? Yung kapatid niyan si Bobby Pacquiao, OFW party list. Sa tingin niyo ba nakuha niya yung OFW? Hindi. Pag tinignan mo yung boto ng OFW, si Congressman Bobby Pacquiao, sa Rangani lang naman at sa Kajensan ang kinunan ng boto. O yun, yung po yung nangyayari ngayon. Si Lito Lapid, may pinuno party list na rin. Si Eric Pineda naglani obra noon. Ha? Si Eric Pineda. Yes, sir, attorney. Andito po ako. Ronald Delbaya po from Radyo Angila. Kanina, parang doon sa pagpapakilala nyo kanina, parang iniiwasan nyo yung salitang Liberal Party. Hindi ko po iniiwasan kasi hindi kami liberal. Okay. Saka hindi rin kami dilawan. Okay. Pero yung pong inyong pong mga tinutulungan ay kasama po yan sa Liberal Party. Yan si De Lima. Si Ontivero. Alos kakampi po yan, si Chel Jokno. Alos kakampi po lahat yan, si Trillanes. O, hindi po kaya, doon sa inyo pa pagiging political parties na pagsuporta sa mga senador na yan, hindi po kaya mas mabawasan pa po yung boto ng napakagandang advocacy ng pagkakaisa ng bunyog parties. Yun po ang tanong ko. Ay, sino po sumagot sa inyong dalawa? Sa tingin ko namin, nung piliin namin ang mga senador na aming susuportahan ng bunyog, hindi naman namin tinignan kung sila ay dilawan o kung sila ay nasa kabilang partido. Ang tinignan namin is kung sino nga yung may kaalay na adhikain kung ano yung gusto namin mangyari. Ay nakikita namin yan ang magiging katuwang namin at kasama namin sa pagsulong ng mga programa na gustong mangyari ng bunyong populist, ay yan po yung naging basihan ng aming pagpili. Hindi po yung kulay o kung anong partido at saan partido man sila nabibilang. Kasi siguro po na hindi apektuhan party list nyo? Yun pong tanong ninyo, Carol, napakaganda. Sa amin po magiging ano yon aralin yung inyong kwan. Pero tulad po gusto ko lang dagdagan yung pagpipili ng bunyog sa i-endorso. Ito naman po ay hindi po namin partido ito eh. Endorso lang po ito. Ito yung i-endorso namin sa aming mga kasapi. Kung sino ang ipapaboto namin. Sino yung gusto namin tulungan ng boto. Hindi po kami tumatayo na parang sila yung talagang pinaglalaban namin. Kundi tutulungan lang namin sila dahil sila yung napili namin ayon sa mga pamantayang pinag-usapan namin. So hindi po kami nakatali sa kanila, sa mga kandidatong yan. Ang aming full support talaga kay Bibilene at kay Senador Kiko Pangilinan. Ngayon, dito po sa mga senatorial, sila po ay tutulungan namin sa boto. Yun po yung aming yung aming paninindigan dyan. Katulad po ng iba dyan, katulad ng sinasabi nyo, hindi po yung partido ang isinaalang-alang namin. Sa totoo po, meron kaming mga kakumpetensya dyan na may party list. Si Rizal Ontiveros, party list at bayan po. Si Antonio Trillanes, magdalo po yan, party list yan. Yung si Nericol Minares, bayan muna yan, at saka iba pang mga party list nila. Silog Espiritu, party list din po yan. Yan po yung isang, actually, yan yung pinagtalunan namin sa loob ng bunyog. Yung aming pagpili, bakit natin i-endorso yung mga kandidatong senador na may ibang party list? Hindi po yun ang aming binigyang pansin, yung partido nila, katulad po ng mga nasa liberal. Kundi,
bilang individual na senador o kandidato, tiningnan namin yung record nila, yung kanilang mga adhikain, at yung nakikita namin na kaugnayan dun sa amin ding mga adhikain. At nakita namin sa mga ito, sa kabila nung marami sila, sila yung pinakamalapit. Kaya sila po yung aming inendorso sa aming mga kasapit. Siguro, sir, ay maipaliwanag niyo po yan sa pamamagitan po ng inyong pong mga pagbisita sa bawat bayan sa buong Pilipinas. Kasi kung picture po ang ating titingnan, halos lahat po, parang walang matitira eh. Parang sa amin, si Dilima nakakulog. Si Ontiveros, dati na po yan, nasa liberal. Si Trillanes, tumutulong yan kay Pinoy dati. Si Chel Jokno, kasama ho yan sa Ocho Derecho, sa Iniduro. Si Dick Gordon, ay meron po siya na bill. Hindi po, yun o, sinasabi kong totoo yun dahil tayo po ay prangkahan na dito para ho sa inyo nalinaman po yung aming malasakit. Kung nagmamalasakit kayo sa kapwa Pilipino, kami po nagmamalasakit sa inyo bilang mga kandidato na baka hindi po kayo manalo, di yan po sa inyong dinadala na politiko. At sabi nyo nga po, may sariling party list. Eh paano po yung pagdadala ninyo, dinadala nyo sila pero kayo hindi dinadala. Naglulukuhan lang po tayo. Kaya yun po sa amin, ito si Jock, si Dick Gordon, hindi naman sa galit ako dito, eh nagsulong po ito ng plaka na nag-viral sa media na sinasabing dalawang plaka sa motorsiklo. Yun ang kanyang kasiraan. So ibig sabihin, lahat po may mga kasiraan, kaya nang dapat to, siguro, alisin na natin yung sinusuportahan nyo kung sinong politiko at isulong na lang po ang bunyong party list mismo. Maraming salamat po. Ito po naman, siyempre, sa priority naman namin, siyempre, manalo pa rin ang bunyo. Kaya lang, siyempre, sa proseso ng nag-iikot kami at saka yung mga leaders at supporters din namin, members, nagtatanong, Attorney Enzo, sino ba yung mga susuportahan natin, senador? Eh, kailangan namin magbigay ng kaya nga, officially, ina-announce namin para alam ng aming mga, yan namang mga sinusuportahan namin, hindi naman ibig sabihin niya, nakaisa rin namin yan sa kaisipan. Yung mga pinaliwanag ko sa inyo, baka ang iba dyan, hindi naman ganun ang kaisipan. Okay lang ka. Sabi ko nga kasi, ang kailangan natin isang senado na pluralist, yung may iba-ibang pananaw. Ganun din na yung House of Representatives, kapag naupo yung bunyo, itong mga dinidiscuss ko sa inyo, ito yung sisulong ko rin sa Kongreso. Kaya, syempre, may mauupo dyan, hindi ko kapareho ng pananaw. Ay ganyan talaga ang demokrasya. Magkaiba-iba ang pananaw. Kaya sinuportahan namin yung mga yan, hindi dahil kaisa namin siya sa pananaw. Kundi ito yung tingin namin, maganda ang Kongreso kung ito yung magiging komposisyon. Totoo, meron tayong mga komentaryo sa kanila, sa bawat isa dyan. Pero ganyan talaga, hindi naman perfecto ang lahat. Ano? Ang kailangan natin lang talaga, mayroon din talaga kami, bilang political party, mayroon kami susuportahan. Pagdating ng panahon, malay natin ang bunyog, magpatakbo na rin ang senador eh. Matikita yan dito sa aming laban dito ngayon. Eh, kasi ito yung unang laban ng bunyo. Kaya nga pala, natutuwa kami ibalita sa inyo. Di ba yung Pulse Asia survey? 2,400 respondents. Ang sinusurvey ng Pulse Asia, hindi lang naman presidente, pati senador, pati party list. Kaya lang kasi sentro tayo sa presidente. Sa party list, natutuwa kami na ang bunyo, bagamat ito yung unang pagsali namin, wala kami doon sa, kung i-divide yung party list sa 3 groups. Yung una na malalakas, yung middle na may tsansang pumasok, tapos yung third set, yung malayo ang tsansa. Sa ngayon, ang bunyog, nandun kami sa gitna. Kalimya na kami ng magdalo, ng agri-party list. Hindi pa man kami pumapasok doon sa winning party list, pero kaya kayod kami. And to think na ito ang unang pagsali ng bunyog, encouraging ito. Kaya lalo kami ginaganaan eh. Kasi mas marami pa kami party, mga 77 party list pa ang nalamangan namin ay mga matatagal ng party list yan. That shows na mayroon kaming support na nakukuha sa mga tao. So yan yun. Yeah, magandang hapon po, Marlon Beltran po. Dito po ako sa tabi. Reaction lang po ito, mga boss, mga ma'am, sir. May ulam din po kasing grupo na nais pong buwagin ito pong party list dahil sinasabi nila ay duplication lang daw
anang tungkol yung ginagampanan ng mga kongresista, ano po ang masasabi ninyo dito? Ang rason po na yan, bakit gusto nilang buwagin ang party list dahil duplication lang daw ng gawain ng mga kongresista. Hindi po totoo. Ang totoo nga, ang mali ang ginagawa yung mga kongresista talaga. Bakit? Kasi ang kongreso, tagagawa ng batas. Bakit ang mga kongresista pinagkakaabalahan na ngayon pagpagawa ng kalsada? Hindi naman nila trabaho yan, executive yan, di ba? Di ba? Hindi ba natin naiisip yan? Gusto nilang buwagin ng party list ang kongreso, legislative yan, tagagawa ng batas. Bakit? Ang parliament ba ng Britain? Ang Congress ba ng US? Ang Senate, US Senate, US House of Representatives? Mayroon, pinag-uusapan ba nila yung mga proyektong mga infrastruktura sa kanilang distrito? Hindi naman ganun yan. Hindi trabaho. Meron kasi budget eh, may pidap eh. Ah, yun nga. So, point ko, hindi dapat yung trabaho ng Kongreso. Ang totoo na ang Kongreso, dapat nagdidibati sila sa mga batas na ipapasa. At sa Kongreso, ang mas kumagampanyan, party list. Di ba? Party list. Yung makabayan plak, akbayan, o yun, balitaktakan. Dapat bang ganito ang gawin? Dapat bang ganyan? Pero yung ibang kongresista, hindi legislation ang pinagkakabalahan. Proyekto. Di ba? Hindi naman trabaho yan ng kongresista. So bakit ngayon ang bubuwagin mo yung party list? May dahilan yan. Kasi nga, marami na rin kasing party list na hindi naman talaga nagre-represent ng walang ideology, walang platform. Mga party list na pinunduhan ng mga malaking negosyante, mga party list na binuo ng mga politiko para mas dumami pa. Para mas dumami pa yung kanilang congressman sa kongreso, di ba? Kaya, actually, ang direksyon dapat ng ating kongreso, papunta tayo sa isang kongreso na nagbabalitaktakan ng mga ideya para lumabas ang magagaling na batas. Yan ang kongreso. At yan ang party list, papunta sa ganun eh. Ang Europe, kung titingnan nyo yung inyong kanilang parliament, mayroon silang, ang composition ng parliament ng Europe, mayroon silang socialist party, mayroong green party. Di ba? Yung mga advocates ng environment, ang tawag ng partido nila, green party. Nananalo sila sa kongresa nila, sa parliament. So, ibig sabihin sa kanila, iba't ibang mga parties, yun ang nagko-compose ng parliament para lumabas yung mga batas. Sa atin kasi hindi ganun eh. Ang nangyayari nga, ang mga kongresista, mas ang purpose pag nakaupo, makakuha ng maraming project, pondo, pidap. Hindi ganun. Dapat, ituwid natin yan. Kasi ang separation of powers, hindi naman dapat ganyan eh. Di ba? Legislative is lawmaking. Executive yung pinag-uusapan natin na yan. Ang bunyong party list po ba, may nakukuhang support ka sa mga kay Pipilini at doon sa iba pang senador na dinadala nyo. Kasi magkatrabaho kayo para sa kanila eh. Sinusuportahan nyo sila, pero sila ba may binibigay po bang suporta sa pag-inasusan? Alam nyo? Actually, kami ang nagdadala sa kanila, hindi sila ang nagdadala sa amin. Ano po, siguro dahil lang sa paniniwala na doon sa mga programa ang kanilang binabanggit at proyekto na gagawin, type of government na ibibigay o servisyo na ibibigay, yun yung dahilan kung bakit napili namin silang suportahan. Ina-acknowledge naman ng Bipileni ang bunyog. Every time na makikita niya sa grand rally niya, present ang bunyog. At natutuwa naman kami dahil ina-acknowledge niya ito na pinapawag niya, pinasasalamatan niya na talagang masugid na sumusuporta sa kanya. Ano po? At sa pagbaba, ang kagandahan lang po namin, kami talaga ay bumababa sa community. Ako per se. Ako talaga ang bumababa sa community. Ako ang nagtatanong anong problema. Kasi sa dinami-dami nga po talaga ng party list at matagal nang binuboto ang party list. Yung mga sektor na nagre-represent, yung mga party list na yan,
parang wala namang nangyayari. So, tinatanong namin kung may bumababa na mga nominee ng party list sa community o sa kanilang lugar, wala silang nakikita. At hindi nila mismo talaga naririnig sa tao, anong problema? Anong kasalukuyang problema ng mga ng tao sa baba na nasa laylayan? Na dapat, yun ang pinagtutuunan nila ng paggawa ng programa kung paano matutulungan yung nasa laylayan. At yun po ang ginagawa ng Bunyong Party List. At yun po ang, ako po mismo, yun po ang ginagawa natin para pag mga tayo na upo at bigyan ng pagkakataon, dadali natin sa Kongreso at gagawin natin, ipuporma natin yung mga programang talagang kailangan ngayon ng masa ng taong bayan. Okay. Meron pa po akong isang tanong. Napansin ko kasi sa binabang ni Steph kanina, mas lamang yung mga sa kanilang, sa inyong mga sinusuportahan, mas lamang yung mga senador na sumusuporta dun sa kabila. Ano po? Pero sabi nyo nga ay idea lang ang gusto nyo nga makuha. Kaya lamang po ay kung sakali na makapwesto yung Bunyong Party List, hindi po kaya magamit naman itong mga sinusuportahan nyo na mas lalong pagmapalakas at mahikayat, lalong-lalo na yung mga kabataan na sumabi doon sa kumukontra doon sa na magkaroon ng mga ganito. Kaya lamang kaya parang hindi na po maganda sa panahon ngayon na mas magkaroon pa ng mga nakikipag-gobyerno nila na lumalaban sa gobyerno. Actually, kaya nga namin si... Actually, yan yung ginawa ni Ramos noong 1992 eh. Diba, inalis niya yung anti-subversion law. Alam niyo po ba ang purpose bakit inalis ang anti-subversion law? Nung mayroon pa kasi tayong anti-subversion law, mere membership or mere belief, yung paniniwala lang, pagsang-ayon sa mga ideya ng komunismo, sosyalismo, yung mga ganyan, pwede ka ng kasuhan, subversive. Ngayon, sabi ni Ramos, kung i-encourage natin ang mga leftists, lahat yung mga namumundok na bumalik sa mainstream, sa society, sabihin natin na yung inyong mga ideya, ideolohiya, ilaban nyo sa Kongreso o sa Senado, pumakbo kayo. Pag naging nakapasok na kayo, kahit pang ideya ninyo, mga ganyan, komunista, sa ibang bansa, ang komunista, legal yan eh. Diba? Sa Europe, ang Communist Party, totoo, may lima lang na miyembro, pero nakikipaglaban sila sa Kongreso. Dito sa atin, kung gusto nating matapos na itong labanan na to, tayo sa Bicol, ay kami sa Bicol, kayo dito sa Calabarzon, problema natin yung insurgency. Kung gusto nating matapos yan, i-welcome natin sila. At ang paraan ng pag-welcome natin sa kanila, huwag natin silang i-rectat, ipakita natin sa kanila na kung naniniwala kayo dyan sa inyong paniniwala, lumaban kayo sa eleksyon. O diba? Ibig sabihin, mas maganda nga na nakikita nila, welcome na tayo. O, nakakapanalo na tayo ng seats. O, di natin, mas magaling na yata dito ang laban, hindi na doon sa bundok eh. Diba? Yun naman talaga ang kailangan. Kailangan natin ng isang lipunan na anuman ang yung, parang relihiyon lang naman yan, di ba? Nawiwerduhan tayo sa paniniwala ng mga ni Kibuloy. Bakit? Kasi ang paniniwala ni Kibuloy, siya ay anointed son of God. Anak siya ng Diyos. Kaya niyang patigilin ng lindol. Natatawa tayo. Pero yan ang relihiyon eh. O, ang relihiyon, kahit anong paniniwala mo yan, basta hindi ka nakakasakit ng kapwa. Sambahin mo paman si Rizal, hindi yan pwedeng ipagbawal. Freedom of religion yan. Di ba? Ganun din sa politika. Komunista ka man, liberal ka man, ano, centrist ka man, ay ganyan talaga eh, magkaiba-iba ang pananaw. So dapat, i-welcome natin lahat. Yan ang demokrasya eh. Diba? So kami, ganyan din. Eh dapat kung ano kami, oh, hindi namin dadalhin si Trillanes, hindi rin namin dadalhin si Gordon. Pero hindi, kailangan natin ng isang society na may iba't-ibang ideya na magtagisan. Diba? Kaya lang, hindi naman ibig sabihin na para lang magkaroon ng iba't ibang magtagisan, pupuntuan natin ang tulad ni Robin Padilla.
ay mahirap naman siya. Kailangan naman, mayroon namang kalidad, di ba? Mayroon namang kalidad ang ating Senado. Di ba? Ang galing nung Senado nung mga panahon, mga Jokno, Salonga, ha? Tanyada, yun yung Senado nung panahon, Aquino, ha? Nung mga panahon, Calao, Lagumbay, Sumulo, yun. At least, magaling na naglalabanan ng mga ideya. Ito, nakikita namin, pag ito yung nakapasok sa Senado, magaling ang magiging balitaktakan ng mga ideya. Magkaiba-iba man sila. Sabi ko nga, may leftist, may left of center, may centrist, may rightist. Pero, i-welcome natin kasi yan ang demokrasya. Sana lang po. Doon ko sa programa ng gobyerno yung ELCA, kayo po ba isang support? Ang problema, ang ELCA po, ang ELCA, kailangan nating sumusuporta tayo doon sa programang ELCA. Ibig sabihin, End Local Communist and Conflict. Di mo ba? Sino bang ayaw na magkaroon ng ELCA? Ibig sabihin, End Local Communist and Conflict. Kailangan natin tapusin na yung unconflict na yan, yung insurgency. So, suportado natin yan. Ang problema sa ELCA, ganito. Pinupunduhan ng gobyerno ng bilyon-bilyon. Halimbawa, noong 2021, 19 billion pesos. Ngayong 2022, 17 billion pesos. Bakit? Hindi po yan yung budget ng AFP sa pagbili ng armas. Hindi po yan yung budget ng AFP sa pangsweldo sa sundalo. Yung budget ng AFP at ng PNP, nandun yan sa DND budget. Ito'y separate. Ako, kanyang po. Para saan? Para daw sa pagpagawa ng mga kalsada. Para sa pagpagawa ng mga school buildings. Trabaho ba yan ng military? Eh kung pagpagawa ng kalsada, may DPWH naman tayo, may mga NGOs tayo. Bakit na DND na ang nagka? Bakit sila na? Diba? Ibinababa sa DND ang kontrol. Oo nga, pero ang nag-identify ng kontratista, ang nag-identify ng mga lugar, ELCA. At tandaan natin, task force yan. Alam niyo po ba ang task force? Ang ibig sabihin ng task force, pansamantala lang. Pansamantala. O, yung task force natin sa IATF, pansamantala yan. Pag natapos ang COVID, dissolve na yan. Pansamantala po, hindi lang sa pansamantala. Pansamantala, tapos ang budget mo, 19 billion? O di pag natapos na, sasabihin, i-dissolve na yung ELCA, nagastos na yung 19 billion, wala nang accountability yan. Nakuha niyo. Hindi yan tulad ng mga permanent agencies ng gobyerno. Halimbawa, DNRDA. Tuloy-tuloy yan. O, ang problema po ng task force, mahilig ang gobyerno magbuo ng task force. Okay lang yung task force kung ang pundo, 5 million, 10 million, 50 million. Ito, billions. At hindi siya subject sa kuwa audit ng pundo. Kasi, pag dinisolve mo ang task force, tapos na. Hindi naman siya created by Congress eh. Di ba? Yan yung ano, ito yung problema dyan. Lumalabas, parang regalo siya. Regalo sa mga ano, lalong magkakaroon ng matinding korupsyon. Kaya, sang-ayon tayo na tapusin ang communist armed conflict, pero yung pagbubuo ng ELCAC na pupunduhan mo ng napakalaki para mag-implement ng infra-project, hindi trabaho yan ng isang task force. Baka yun po yung dahilan kung bakit gusto kong alisin ang MPA dahil nalalamangan sila yung nasa gobyerno. Okay, magandang hapon po, Tony. Sinirapisan natin po ng news portal at social media. May kailan po yung tanong ko. Kanina ko pa iniisip eh. Kung anong ibig sabihin ng bunyog. Sa aking palagay, gupo ng liyog. Totoo ba yan? Wala ko bang kasabi? Hindi kasi, bunyog eh. Sabi ko, ano ito? Bunyog, gupo ng liyog. Wala po ba kang anong diyon? Hindi na bubuti. Tuy, ako lang joke lang ho, ha? Kasi kung ano kanil, kung napapasig, pinagmamasdan eh. Hindi, ang akala niya kasi, acronym. Ay, dito po ba sa inyong partilis na bunyo, ay ito po baga, ay ano? Suportado po ba kayo ng New People's Army? Alin po? Yung bunyo po baga. Walang ano, walang kasabing NDA. Inaano ko lang ho, pinoklaran ko lang ho kung ano, kung alin. Unang-una, tinupundin namin ang paggamit ng armas para mabago ang bansa.
po yun. Kung suportado kami ng impay, like ito eh. Pwede sasabihin niyan, bakit mo kami kinundi na? Diba? Tama, tama. Oh. Bakit lang inaano? Ang gusto natin, tapusin na ang gusto natin mabago ang Pilipinas, pero hindi sa paraang marahas. Hindi kami konforme sa armadong paglaban. Yan, tama. Kaya ako, inaano sa inyo, diba? Kung alin ang ano, baka ako yung mamaya, ano, yung bunyok ay kasabi sa mga NPA. Ay, hindi po. Bagamat kami, okay, yung kasi nga, pluralist ang bunyok. Okay, salamat po. Yun lang po. Okay, thank you. Kung ano kami, ba't namin susuportan si Trillanes? Okay. Thank you po, thank you. Salamat po. Ngayon po, magbibigay tayo ng daan. Pwede pong magmerienda lang. Magbigay tayo ng daan. Simple lang po yung tanong ko. Ano? Trending kasi po ngayon ang sa kampanya yung mga gumagamit ng social media and syempre ang pinakamalaking gastos nila yung advertisement sa mga radio and television. Alam po natin ang million pesos ang ginagastos noon. Ano? And syempre, kita natin yung impact ng advertisement lalo na sa mga kalalaking network. Paano po yung sasabayan ng bunyog kung halimbawa sabi nga niya kayo ay direktang bumababa, di ba? Ang isa lang po sa problema nun eh, syempre, masyadong mahabang oras ang kailangan po ninyo. Totoo po yun. Ang social media, isang napaka-effective na tool na siya. At maraming mga advertisement sa social media. Nagbabayad syempre yan. Bawas placement sa Facebook at sa YouTube. Ngayon, paano kami makakasabay dyan? Wala namang kaming pondo. Ang totoo na po, ako po vlogger, Insurrecto. Pag nanood po kayo sa vlog ko, ako ang nilalagyan ng Facebook at ng YouTube ng ads. So sila nagbabayad sa akin. Diba? Kaya ano po yan eh, free naman ang social media eh. So, tingnan nyo si Tolko. Bakit number one sa survey? Ikaw ba naman, 42 million subscribers mo. Kaya ang lakas, kahit yung party list niya, diba? 2.5. Ngayon nang tumakbong senador yan ng 2019, walang malakas na partido yan, pero nag-ika 16 or 18 yun. Muntik nang manalo, kasi 14 million ang subscribers niya. So malaki talaga ang role ng social media. Ngayon ang bunyong paano ginagamit yan. Wala ka ng pambayad eh. So ako, nagbablog na lang ako. Kaya lang po ang follow-up ko ano. Ang problema po kasi kapag tao, mas madali po kasing ibenta. Kapag po party list, minsan di ba medyo, yung iba nga po ayaw na bumoto sa party list kasi po nasira po yung mga sectoral. Dahil halimbawa sa security guard, sinasabi nila, hindi naman security guard yung umuupo sa Congress. Kaya yun po yung medyo apektado sa campaign. Opo. Kaya nga po, ang bunyog, isa rin strength namin. Kasi pag sinabing bunyog, na-associate sa akin, sa Enzo Crypto. Kaya tama po yung observation nyo po. Ang advantage namin, mayroong mukha ang bunyog eh. Pag sinabing bunyog, hindi siya ordinaryong party list. Yung bunyog ni Enzo Recto. At saka, bakit nga pala Enzo Recto? Kasi po ako makabayan ako eh. Ang ating mga idolong mga senador ay si Lorenzo Tanyada, kaya Enzo. At si Claro M. Recto. Ha? Diba? Si Claro M. Recto, kaya Enzo Recto. Yan. Opo, kay Sonia po, si Lorenzo Tanyada. Opo, kay Sonia. Opo, may another question pa po ako. Nasamantalay ko na po yung pagkakataon. Kapag nakakuha po kayo ng seat, syempre, ang responsibility, ang power, at benefits, kaparehas lang naman po ng regular na congressman ay binaboto per district, ano po. Isa po sa main na natrabaho ninyo, syempre, mag-sponsor ng mga bills, ano. Hapo nyo po, ano yung priority bills na nais sponsoran? Just in case po, na makakuha kayo ng seat. Sabi ko nga, dahil kami political party, mas ang isusulong namin ang pinaka ano namin ano eh maayos na pamamahala. Nasa aming party ano yan eh, party platform, maayos na pamamahala. At yung maayos na pamamahala ang pinakauna kaagad diyan, yung pag kasi yung pag-alis na natin ng political dynasty. Day one sa Congress, uunahan na namin, magpo-file na kaagad kami ng bill. Ang totoo na po, wala pa kasing batas talaga na nagbaban ng political dynasty. Ito po, kunting paliwanag lang. Nakalagay sa Constitution, sa ating Declaration of Principles and State Policies,
Political dynasty shall be prohibited. Nakalagay yan sa constitution eh. Ang problema po kasi, ang ating constitution, ang provisions niya, mayroong dalawang klase. Mayroong self-executing, mayroong non-self-executing. Anong ibig kong sabihin? May mga provisions ang constitution na hindi kailangan ng batas para magkaroon ng visa. Ang tawag po doon, self-executing. Halimbawa, yung Bill of Rights, yung freedom of religion, freedom of expression, yung enumerated na Bill of Rights sa Constitution, hindi na kailangan magpasa ng batas para magkaroon ng katuparan yon. So, ang tawag po doon, self-executing. Pero yung political dynasty provision, pagamat nakalagay yan, political dynasty shall be prohibited by law, ay shall be prohibited, pag walang pinasang batas, wala pong silbi yan. It remains a policy or principle, pero wala yung katuparan. So, kailangan magkaroon ng batas na isusunod sa Kongreso para yung provision na yan ay magkaroon ng implementation. Ako po natin. So, ang problema kasi sa Kongreso, hindi sila nagpapasa ng ganung batas. Noong 2013, naging Kongreswoman si Pilipineni, mayroon siyang din yan, hindi naman nakalusot. Administration na niyan si Pinoy, hindi nakalusot. Ngayon, si Pilipineni sinasabi niya, maayos na pamamahala, gobyernong tapat, at ang isa dyan sa mayor na mga programa, pag-alis ng political dynasty. Tayo ang magsusulong ang bunyot niyan. At sa kayong sinasabing full disclosure, yung mga transaction sa gobyerno should be transparent. Sabi ni Pilipineni, day one, magpapasa siya ng executive order na lahat ng transactions ng executive branch dapat transparent. Ngayon, kahit pa mayroong executive order niyan, kung walang batas, wala rin yan. Pag nagpalit ng presidente, wala na naman yan. So gagawin natin, sa Kongreso, mag-i-sponsor tayo ng bill para dyan, sa full disclosure bill. Para yung transparency sa mga transaksyon sa gobyerno ay maging national na batas. Na batas talaga siya, Republic Act. Kahit magpalit ng presidente, magtutuloy-tuloy. Yun yung mga priority legislations natin. Nagawa pag kayo gusto sa partido, paano yung PIDAP? Tatanggap mo ba kayo ng PIDAP? Dalawa lang mo ba? Tatlo po ang maximum. Ay tatanggap mo ba kayo ng PIDAP? Ang ano po kasi ng ang hindi na technically kasi naka-allocate sa akin na pondo. Pwede akong maglagay ng 5 million sa public anong pinakamalaking hospital dito sa Quezon? UMC. Oh. Halimbawa, nanalo si Kam Anji, second nominee. Magdadala siya ng 5 million para sa UMC. Kailangan, tatanggapin namin yan kasi kailangan ng tao yan. Kasi, halimbawa, yung mga supporters ng bunyog, yung mga bumoto, mangangailangan sila ng tulong medikal. Saan po natin yan papupuntahin? Eh, siyempre, sasabihin natin, mayroon ang bunyog. Si Congressman Tamoria may inagay dyan sa UMC na 5 million. Pumunta po kayo doon, hindi po naman yan subject sa corruption kasi paano mo naman i-corrupt yung bilagay mong 5 million sa UMC? Di ba? Hindi, yun yung practice hanggang ngayon. Practice na yung sinasabi ninyo. Practice na rin yan. Okay naman yan kasi kailangan din natin tulungan yung aming mga supporters at constituents. Kasi yung mga bumoto sa bunyong, kung 800,000 yan, mag-i-expect yan ng tulong. Pero itong mga sinasabi ko, ito yung mga proyekto na kailangan ng tao na wala namang corruption dyan. Kasi pag nagbigay ka ng 5 million, 10 million sa hospital, na pundo ng bunyong halimbawa, hindi naman yan pwedeng sabihin mo, kunin namin ang 10%, walang ganyan dyan. Talagang uubusin yan. Ang importante, pag nangailangan yung mga supporters ng bunyong, mayroon kami ituturo. Pumunta po kayo sa UMC, mayroon tayo doon. Ganun po ang ano. Ano natin yan? Gagawin natin. Kasi kailangan natin tumulong din sa ating mga mama. Okay, susunod pa. Meron lang akong idudugtong doon sa binanggit ng kasama natin kanina. Yung tungkol sa media, both social media at saka itong print and TV. Ang bunyo po ay talagang kulang na kulang dyan. Kaya nga po gusto namin humingi ng inyong tulong. Alam namin magiging malaking multiplier kung ang inyong mga nakukuhang informasyon at atikain at balak ng bunyog na isang political party
ay maaari niyong i-disseminate. Factual lang naman po yun eh. Yung katotohanan po na nanggaling po mismo sa amin, ang inihiling namin i-disseminate niyo. Hindi lang po itong line-up na aming nilahad for endorsement, kundi pati ang mga adhikain at mismong mga layunin, mga balak, plataforma ng Bunyog. Gayun din, yung kalagayan po namin na talagang kami po ay tunay na sariling sikap. Wala pong humahawak na malaking pinansyal o politikang puder na nagdidikta sa aming mga gawa. So, hinihingi po namin ang inyong tulong. Dalawa pa. So, pagkatapos ni nung isa pa. Hello po, good afternoon po ulit. Joy Ruales po from 101.5 Cool FM and 97.5 Radio City. I wonder lang po, kasi kanina po, based po sa lahat ng na-discuss nyo na, and syempre sa mga questions po na aking mga kasamahan, I wonder lang po, what if po yung inyong majority po ng inyong mga senators na ini-endorse is hindi pala rin na makapasa siya sa Senado. And worst case po is yung inyong pong pinaka-main na na ini-endorse yung ating VP Lenny and syempre si Kiko ay hindi po pala rin. Pero Bunyog party list is makapasok po sa Kongreso. Ano po yung inyong plan B na tinatawag? I mean, paano nyo po ipaglalaban yung advocacy na inyo pong na inyo pong pinopropose ngayon at yung inyo pong nais dalhin at ibigay sa ating mga kababayan? Ang Bunyog po kasi manalo si VP Lenny at si Senator Kiko at manalo itong mga senador at manalo ang Bunyog. Tuloy pa rin ang magiging advocacy namin. Itong mga pinaliwanag ko ngayon, hindi ito magbabago kahit sino pa man ang administrasyon na maupo. Hindi naman itong mga programa namin at paninindigan nakadepende kung mauupo ang sinusuportahan namin. Saka nagsabi naman si VP Lenny, di ba? Sabi ni VP Lenny, pag nanalo ako, gusto ko, unahin niyo ako kung nakikita niyo yung mali. Yun ang magiging role namin. Suportado namin siya ng todo. Ginagawa namin ang lahat para manalo siya. Pero pag nanalo siya, magigiling kami ng bantay. Siyempre, magiging bahagi kami ng administration niya, pero hindi rin kami papayag na yung mga sinusulong namin ng mga programa at advocacies ay hindi madala. Kasi ang mga pangako naman ni VP Lenny magaganda eh. Pero alam na naman natin, pag naging presidente siya, marami na dyan magpipresyon sa kanya. Bulong dito, bulong doon. Marami na namang mga trapo ang mag-iikot-ikot na naman sa kanya. Aali-aligid na naman. At pwedeng ang mga gagawin ni VP Lenny, hindi siya conscious, ay maging hindi na ayon sa kanyang direksyon na sinabi sa panahon ng kampanya. Bunyog ang magiging bantay dyan. Yan po ang sisiguraduhin namin. Kumbaga, hindi kami opposition sa kanya, pero kami ang magiging taga-remind sa kanya. Siya naman ang nagsabi na i-remind siya eh, kung nagkakamali na siya. Ngayon, kung hindi naman manalo si VP Lenny, tuloy pa rin kami. Lalo magiging matapang ang Bunyog na isulong ito. So, wala sa aming pagkakaiba. Manalo o matalo si VP Lenny at ang mga senador, kung sino man dyan manalo, ang paninindigan ng Bunyog ay hindi nagbabago. Pero syempre, mas maganda kung ang manalong presidente si VP Lenny. Kasi mas lalong magaan na yung aming mga advocacies ay maisusulong. Kasi presidente mismo, kaisa namin sa direksyon. Yan po ang Bunyog. Okay, last na lang po. Ako po'y babalik ulit. Regarding po dun sa naalala kong binanggit nyo kanina, Dynasty. Naalala ko po eh, gawa ni Marlon Yasay. Ang sinasabi po nyo kanina sa Dynasty, galit po kayo sa mga dynastiya na politiko at particular dito sa lalawigan ng Quezon. Pero sinasabi ni Governor Danilo Suarez, ang pagiging dynasty ay hindi dynasty, kundi destiny. Ano pong masasagot nyo ron? Tartasa. Destiny po ang sagot niya. Kayo po, kung sasagutin niyo yung isyong yun, ano po masasabi niyo dyan, sir? Attorney? Unang-una kasi, ang dynasty, hindi bagay yan sa demokrasi.
tandaan natin saan galing ang dynasty, dinastiya, yung succession na yung pamilya, ano, yung pamilya, di ba? Pag sinabi natin dynasty sa China, oh, di ba? Yung hari, yung reyna, yung prinsipe, prinsesa, pag namatay yung hari, papalit yung prinsipe, di ba? Ganyan yung dynasty. At saka sa mga ano, mayroong mga lords, mayroong dukes, ganyan yung dynasty. Pero yan yung monarchy, namamana ang posisyon. Namamana ang posisyon at ang mga pamilya o isang angkan, hawak nila ang kapangyarihan. Tandaan natin, ang monarchy ay lipas na. Nag-revolusyon na ang mga friends. Binagsak na nila ang monarchy doon. Diba? Pinugutan pa nga ng ulo yung hari doon eh. Ah, si Louis XVI, pati yung kanyang asawang si Marie Antoinette. Kaya nga ngayon tayo, Republican tayo, hindi democracy. Alam, ay hindi monarchy. Nakalagay sa constitution natin eh. The Philippines is a democratic and a republican state. Ano bang ibig sabihin ng republic? Ang republic, ang opposite niyan, monarchy. Di po ba? Kaya nga ang, ano, pag sinabi natin republic, walang hari, walang reyna, walang prinsipe, tao. Galing sa tao ang kapangyarihan. At kasama niyan, hindi dapat namamana ang kapangyarihan. Hindi pwedeng iisang angkan lang ang umawak ng kapangyarihan kasi sa monarchy yan. Sa democracy, hindi pwedeng ganyan. Kaya nga nakalagay sa constitution, political dynasty shall be prohibited. Ibig sabihin, democratic tayo and republican, and yet, mayroong mga features ng monarchy na nandito sa atin. Para na rin mga hari at reyna yung mga yan eh. Minamana na ng mga anak. Lahat na lang ng angkan, silang umahawak ng kapangyarihan ngayon. Dapat ipatupad yung nasa constitution. Attorney, ano yung kapangyarihan mo? Yung magic ng bunyok party list na sinasabi nga kanina ni Bay Hilario na ang pumigil ay yung mga congressman, senado, sa kanila. Supposed to be dapat, wala na dapat ang political dynasty. Ang problema, hinayaan ni Cory Sinitra na siya ang magtayo ng administration party. Yung lakas ng bansa na kinalauna naging liberal, ano, laban ng demokratikong Pilipino. Si Mitra naman, dahil ang iniisip niya yung election ng 1992, kinuha niyang mga miyembro, leader ng LDP. Yung mga political dynasty ng mga provinces. Kaya panahon ni Cory, hindi naalis ang political dynasty. Panahon na naman ni Pinoy, nung una pupunti ang liberal na nanalo, nung maupo si Pinoy, pumasok na naman yung mga political dynasty, so hindi na naman naalis. So ibig sabihin, maraming kasayang kay Cory at Pinoy. Kung sila bilang presidente, ginamit nila ang kapangyarihan, sinabi nila, gusto ko alisin ang political dynasty. Susunod yung mga senador at mga kongresista na yan. Kasi ano sa atin ang presidente? Presidential form tayo, hindi parliamentary. Sa parliamentary, makapangyarihan ang kongreso. Under ang prime minister, sa presidential, makapangyarihan ang presidente. Kaya lang, hindi yan ginamit ni Cory at hindi yan ginamit ni Pinoy. Kay Lenny, nagsabi na siya, iaalisin natin yung political dynasty. So, doon tayo, tumatayo. Kapag nanalo si Pipi Lenny, magiging matibay yan. Ano? Kasi pag presidente ka, ia-outline mo yung policy mo eh. At ito yung susundin ng mga kongresista at mga senador. Kasi tayo yung presidential form, hindi naman tayo parliamentary. Makapangyarihan ang presidente sa atin. Kaya lang, nakakalungkot na yung mga dating presidente, kahit na si Cory at si Pinoy, hindi inalis ang political dynasty. Kay Pipi Lenny, strong ang kanyang stand against political dynasty. Yun ang kinakapital ng bunyog. Tayo naman yung magdadala sa sinak sa kongreso niyan. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat ulit. Panghuling salita po, kami po sa Bunyog Pagkakaisa Party, nagpapasalamat ng malaki sa inyong pagdalo ngayon at sa napaka-init na pakikipagtalakayan. Alam po natin na ang aktibong talakayan, yan yung nagbubunga ng pag-uunawaan. At sa pakiramdam po namin, talagang lalo kaming na-encourage sa ating interaction ngayon. At sana po ay magpatuloy tayo ng pag-uugnayan at pagtutulungan. Siyempre, sa panig po ng Bunyog Pagkakaisa Party, inaasam po natin na tayo ay makakamit ng tagumpay sa Mayo 9, 2022. Mula sa pinaka-leader ng ating bansa sa Malacanang hanggang sa mga party leads. Kaya po sana
magtagumpay si Presidente Lenny, ang Vice Presidente niya, ang karamihan sa mga senador, at ang Bunyog Party siyempre. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po tayong lahat. Ano po, pwede niyo po akong i-send ng private message sa Insurrecto o kaya sa Rinky Tumutor ko po. Para po, may listahan po naman kami ng mga nandito galing sa media na ano, kung gusto niyo pong tuloy-tuloy ang ugnayan natin, ano po, naka-off na ba ang live natin? Pwede niyo rin pong kunin yung aking cellphone.